Okay lang ba na magkaiba ang posisyon sa visa at sa OEC? At kung okay lang ba kung magkaiba ang salary or ang sweldo sa kontrata at sa OEC? Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo base sa personal kong experience. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name's Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay pag-usapan natin at ipapaliwanag ko sa inyo base sa personal kong experience tungkol sa OEC, kontrata at visa. Kung okay lang ba na magkakaiba ito. So, eto na nga guys, ikikwento ko na lang sa inyo ang personal kong experience tungkol nga sa magkaiba ang nakalagay na position sa visa at sa OEC. Ganito kasi yun guys, ang trabaho ko dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon ay caregiver tutor. Nag-aalaga ako ng isang batang Emirati na 26 years old na may autism spectrum disorder. Actually, hindi na nga siya bata dahil 26 years old na siya. Dahil ang may autism spectrum disorder ay hindi na de-develop ang brain para maging adult. Kumbaga, nag-i-stay lang yung isip niya sa pagkabata. Pero dahil nga sa bahay ako nagtatrabaho, ang ginawa ng amo ko ay servant visa ang binigay niya sa akin. Which is, hindi sana ako papayag nung una dahil hindi naman yun ang inapplyan ko. Dahil ang gusto ko guys, na mabago yung position ko dahil may balak ako mag-apply sa Canada or sa ibang bansa. Para sana, caregiver ang makikita sa visa at kontrata ko. So, ang ginawa ko guys, nung unang bakasyon ko sa Pilipinas at nung kumuha ako ng OEC, ay yung tunay na position ko sa trabaho ang inilagay ko. At yun nga ay ang caregiver. Kaya magkaibang position ang nakalagay sa visa at sa OEC ko. Yung sa visa is yun nga yung servant visa na binigay sa akin ng amo ko. At yung sa OEC naman guys, ang inilagay ko is yung tunay kong trabaho, which is live-in caregiver. Pero nakabalik naman ako dito sa Dubai na hindi naman kinwestiyon ng immigration officer sa Pilipinas. About naman sa sweldo na nakalagay sa kontrata ko at sa OEC ko ay magkaiba din. Dahil nga sa household workers yung kontrata ko at servant visa yung visa ko, ay 1,500 dirham ang nakalagay sa kontrata ko as my salary. Pero guys, ang nilagay ko sa aking OEC ay yung tunay kong salary. Dahil mas mataas naman dun ang salary ko, kaya yun ang nilagay ko sa aking OEC. Kaya magkakaiba ang nakalagay na position sa visa ko at sa OEC ko. At magkaiba din yung salary na nakalagay sa kontrata ko at sa OEC ko. Pero guys, nakabalik naman ako dito sa Dubai na hindi na question sa immigration. At ngayong November nga guys, ay magbabakasyon ulit ako sa Pilipinas sa pangalawang pagkakataon. At OEC exemption na lang ang aking i-acquire pagdating sa Pilipinas. At same pa rin yung mga information at ang aking position. Dahil parehong employer pa rin naman ang babalikan ko. Pero pinaplano ko pa rin na balang araw na pag nagbabalak na akong umalis dito, ay papapalitan ko yung nakalagay sa kontrata ko at sa visa ko. Dahil magiging credentials o reference ko ito kapag nag-apply ako sa ibang bansa, kagaya sa Canada or kahit sa Japan or sa ibang bansa as caregiver. Ang tingin ko dito, kaya hindi naman na-question sa immigration, dahil yung caregiver or caregiver tutor ay kategory pa rin ng household or ng household workers. Pwede na lang siguro kung from caregiver or from servant visa ay naging sales ako or naging manager sa ibang company. In that case, ay doon ka na kailangan magpa-update ng employment information or ng position sa POAA. Dahil guys, sa website ng PAPSBAM or yung bagong website ng POAA ay mayroong appointment for change position. At kailangan mo itong gawin at magsadya sa POAA para ma-update ang employment details mo at ang position mo. But take note guys, base sa mga nag-share sa akin, ay hinahanapan din sila ng Polo Verified Contract kahit change position lang. Na iba sa in-announce ng Polo Dubai dahil guys, yung announcement noon ng Polo Dubai na kapag change position daw ay hindi na kailangan ng Polo Verified Contract.
pero base sa mga kasalukuyan naka-experience at nag-share sa akin ng mga OFW, ay hinanapan sila ng Polo Verified Contract kahit change position. Pero guys, so far ay wala pa naman akong natatanggap na balita or feedback na may na-hold na sa immigration dahil hindi nakapag-update ng position. Dahil yung ibang OFW at karamihan sa mga OFW na follower ko dito sa YouTube ay nagbibigay ng feedback sa akin after matulungan ng mga videos ko kung ano yung naging experience nila sa immigration officer nung palabas sila sa Pilipinas. Pero napakaraming nag-message sa akin noon na hindi sila nakapag-update ng kanilang employment details sa POAA dahil nagbago na nga ang kanilang position. Yung iba ay na-promote. Pero guys, so far ay wala pa naman ako natanggap na feedback galing sa kanila na na-hold sila or na-question sa immigration palabas ng Pilipinas. So ngayon guys, sana may nakuha kayong idea sa topic na ito at sana nakatulong ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!